Kamusta, Brad? Okay naman po, nakaka-survive pa. Nakaka-survive? Anong dami mong struggles nararamdaman ko, ha? Bilumbulo na ako. Sige lang, nakakailang session pa lang naman tayo. Di ba sabi ko nga sa'yo, hindi ko na-expect na makuha mo agad. Sige lang. Ano, isa-isay natin. Ano yung mga questions na naipon mo? Ano lang po, kasi parang naiinipin lang po ako medyo. Ah, so nandun pa tayo sa psychology na part, yung hindi ka makapaghintay. Opo. Nakikita ko pong buha mo, napapakatagal. Kaya wala pa sa kapatid. Oo. Yun yung ano eh, yun yung purpose ng game 1. Talagang kailangan mong matutunan maghintay. Tapos ano pa? Ano pong struggles mo? In terms of ano, finding entries? Ay, minsan po ano, pagka medyo malapit na po dun sa support, kahit hindi pa siya sakto, napapa-entry po kagad ako. Talaga? Sumukasakay agad. Sumukasakay agad. Let's see. So, pwede ko munang makita yung chart mo, tapos bigyan mo ako at least, ano, 3 or 5 charts, paano ka tumingin ng chart. Paano ko ito gagawin? Stop share ko muna to, tapos ikaw mag-share ng chart. Ah, okay. Hindi ko po itong share. Yan, sinistop ko na yung share. So, pwede ka na ngayon mag-share ng chart mo. Okay. Ito po. Kita niyo na po. Ayan. Kita. Yun, kita ko na. Yan. Ito po yung may dalawa po kung ngayong hawak. Okay. Yung GHP card, tsaka NZD. Oo. Tapos yan, ito po. Intraday, no? H1 line ang gamit mo. Yun dito. Nag-pending order lang po dito. Okay. Tapos yun. Tapos nung medyo buka-buba dito, sobrang kabado na buka dito. Kaya buti naman po nag-record na yun. Parehas lang yan ang ano, GBP-NCD. Hindi mo sinakyan GBP-NCD? Yung GCAD tapos GN, halos parehas lang sila eh. GBP-NCD. Tingnan mo GN. Sige. Ay, may hawak po nito kanina. GN. Ito. Oh, yan. May hawak ka pa rin. GBP-NZD. NZD card po yung hawak mo. Ayan ang GN. Itaas mo yung chart mo para makita mo. Ay, ito pala. Ay, hindi ko napansin. Itry mo itaas yung ano. Yung... Hanapin mo yung arrow dyan na part. Baba. Yan. Yun. Bumas. Yan. Taas mo. Yan. Para. Yan. Hindi ko napansin. Nag-iwan lang po kasi nag-order kanina. Ayan. 5.73 ano ka, net profit.
Oh, up ka pa rin ng ano, ng magkano, 17 or 23 dollars. Oh, halos 2.3% pa rin. So, so far so good. Okay lang, session pa lang tayo. Tatlo na po ito. Sipin mo yun. So, not bad. Wag kang ano, wag kang malungkot. Wag kang malungkot. Hindi naman, baga, kuha mo na yung system eh. Nandiyan na sa'yo, nasa psychology na nga lang yung problema, yung hindi makapaghintay. No? Pero in terms of entries, maayos naman yung entry mo. Sa line ka pa rin maghihintay ng pullback. Tapos, okay naman. Okay naman, wala akong nakikita ang mali. No? Tapos, sinusunod mo naman yung rules. Scoring base din naman yung bias mo. So ano lang, pasensya lang. May isa po akong maling nagawa nung last week. Oo, oh, ano yan? Nag-try po ako nung hindi, yung pantay po yung ganito. Pareho siyang positive po. Ay, parehas, parehas strong. Napa-entry po ako. Kasi, kasi maganda yung chart. Parang ano, napansin ko po, nagre-range na ganito. Nagre-range sa alam. Kaso walang bias. Kaso walang bias. Sa kabaligtaran po pumunta. Yun, mahirap mag-trade pagka walang bias. Yan. Ano lang, okay naman. Okay naman. Para, mayroon din ako NCT card eh. Kaya sabi ko sa iyo nung nakita ko yung G-card mo, dapat tinamaan din yung GN mo kasi ganun din yung entry ko eh. Nasa H1 line. Apo. Awis yan. Sige. May nakabukas sa'yo na Telegram dyan. Sige. From Telegram, tingnan mo yung scoring, kung ano yung magandang tingnan, tapos punta ka sa chart. So parang physically, para kang mag-market review sa akin. Yan, no? Kung paano nag-analyze ng chart. Dito po. Simulan po natin dito. Hindi ko makita yung ano, Telegram. I-share desktop mo. Huwag mo i-share yung app. Para kita ko, kita ko kung ano yung nasa screen mo. Share screen. Yung desktop mismo. Hindi ko makita yung Telegram. Saan po yun? Share mo ulit. Or stop share ka. Tapos share ka ulit. Ito. Share desktop or share, hindi ko alam, share. Yan, nakita ko na. So, yan yung latest Telegram natin, no? Opo, so, since last week or, oh, last week, last 6. Sobrang tagal na po nito. Okay lang yan, correction lang yan kasi ang tagal din namang negative ng GBP. So, yan yung bias natin sa GBP ngayon, positive momentum. Opo. Okay. Tapos ano pa? Ano pa yung mga currency na merong scoring ngayon? So, JPY. Okay. So, NZD. May positive force sa H1. Tapos USD. Okay. So, ngayon, ang titingnan mo na chart, i-analyze mo is yung apat. GBP, JPY, NZD, tapos USD. So, balik tayo dun sa chart. Makikita niyo pa rin po. Wala. Okay. G, JPY, NZD, USD. Sige, yan yung iso-check natin. Ito ba? Okay. Dito po sa GBP, USD. Gusto mo i-close mo na yung terminal mo sa baba para malaki yung chart mo. Yan. Sige. Ito pong GBP-USD. Dito, positive 6. Tama.
Pag ganito pong extreme strong tsaka extreme weak, okay pa din po ba yan? Oh, okay na okay yan. Kasi opposite eh. Strong versus weak. Kaso parang ano siya eh. Yung sobrang liit po nung pullback niya. Mm-hmm. Parang hirap po abangan. Yung ilan ba yung ano? Kung papasok ka dyan sa H1 line, yan. Yung 1.28739. Ilan yung possible profit mo pabalik sa taas? Dito po? O dito? Ah. O yan, 120 pips pa rin naman yan eh. So worth it pa rin yan. Sige, next. GJ. GPY. O yan. Hindi inabot yung ano. Para sa tayo, hindi inabot din yung buy limit. Pending. Para sa tayo, hindi inabot yung pending buy limit natin. Sayang po dito eh. Ito, sayang po ito. Ilan na lang sana yung distance. Nakatingin po ako dito sa ibang chart. Tapos po dito sa JPJPY. Nandito na siya sa part na to. Naiwan ka na. Naiwan po ako sa kanya. Kunti lang yun. Kunting minuto lang eh. Talaga? Ako. Ayan, no, sayang na naman yun. Kunting pullback na lang sana. Ayan na lang. 50 pips, 50, halos 40 pips drop na lang sana. Makakapasok ulit tayo dyan. Halos 40. Ayan. Oo nga po. Dito po. Sayang, sayang. Ganun talaga. Okay. Next halos. Ayos, para sa'yo ng entry. Okay, G-God. Parehas din tayo dyan. Nakapasok nga ako siya. Ayan. H1 line. Tapos yung susunod is mababa na. So, yan. Worth the risk naman yan eh. San po yung TP niya dito? Oo. Dyan sa taas. Dito po. Oo. Sa makapal. Okay, kasi naka-positive SL naman ako eh. Bago pagtama niya dyan sa 1.7643. Naka-positive SL na ako dyan. So, okay lang. Saan po? Ano, kung yung price umabot man siya dyan sa TP mo ngayon, sigurado naka-positive SL na ako. Mm-hmm. So, okay lang. Kumbaga, no risk na ako dyan. Okay. Kaya kahit yung TP ko is yung makapal, okay lang din. Hindi po. Next. GA. Medyo malalim pa itong GA eh. Hintay din po ako dito eh. Hindi ka nabigyan. Kunti ka na lang. Ako sobrang kundi. Ako naghintay ako dito sa sa makapal. 1.87. Kasi diyan kasi nagretest yung yung red candle yung mahaba. So iniisip ko diyan. Diyan ako nag-abangin. Ikaw diyan ka sa isang pansin ko po ito eh. Ulit-ulit siya ito tatlo. Sayang ko tingnan na lang ilang tips ka na. Bad trip nga po kanina. Kuwan-kuwa na ako eh. Red na siya dito. Tapos biglang umahon. Ako malayo pa. Kaya sabi ko sa'yo, malayo pa ako dyan. Kasi ang tawad ko nandun sa 1.87293. Sayang, ang ganda pa naman po. Sayang, 146. Kung na-hit po yun, 80 pips na eh. Bantre. So, kung mapapansin mo, Brad, no? Kahit hindi tayo nag-uusap, no? Hindi tayo masyado nag-uusap-usap, no? Yung entries mo, tapos yung entries ko, halos parehas lang din. Kasi, kumbaga, yung rules nga natin, papasok tayo dun sa binibigay na support and resistance ng indicators natin. So, sobrang, alam mo yun, ang laki ng advantage nyo. Yun nga po so, eh. Sobrang laki ng advantage nyo compared sa iba na, alam mo yun, from bias, automated na, tapos yung support and resistance, automated na, tapos nakalatag na rin yung risk management, nakalatag na paano tayo nag-alat sizing. Alam mo yun, so kahit isipin mo na, tatlong session pa lang tayo,
si Sara yung babae nakaka-isang session pa lang kami pero nag-market review na. Ay, shibala mo yung nasa YouTube. Nakadalawang market review na si Sara, nakaka-isang session pa lang kami. Tatawa nga ako dun eh. So, tingnan mo, ang gaganda ng pullback ano, entries mo, ang gaganda. Kasi merong logic eh, merong, alam mo yun, unang-una, yung struggle ng isang bagong trader, hindi nila alam kung ano yung currency na ititrade nila. Basta lang sila, para lang silang, parang nag-ano lang sila, na... Yung mga pattern-pattern po. Oo, parang ano, pattern-pattern. Tapos parang nag-i-scan lang sila lagi ng chart kung ano yung merong opportunities. Parang ulit-ulit lang ba? Parang walang systematic na hindi tulad sa atin na Telegram pa lang, alam na kagad natin na, eto, ngayon, currently, sabi ng Telegram, GBP, JPY, NCD, USD, yun lang yung merong movement. So, yun lang yung titingnan natin ngayon, ng mga pairs. Diba? So, ano na yun? Edge na sa atin yun. Pangalawa, pullback. Saan tayo mag-aabang ng pullback? Ayan na, nakalatag na rin. So, ang pinakatatanungin mo na lang talaga sa sarili mo is kung worth the risk yung opportunity. Yun na lang yun eh. Pero kung ano yung ititrade, kung saan mapasok, wala na. Covered na lahat yun. Okay. Ang pinaka-concern nyo na lang is kung worth the risk yung opportunity. Kung pasok pa rin siya dun sa risk management natin. Diba? So, alam mo yun. Natutuwa ako kasi sobrang systematic and simple yung approach natin. Kasi minsan, kung alin yung masimple, yun yung effective eh. Nga po eh. Di ba? So, ayan. Kunti na lang. Halos, sabi, tinan mo, kanina, nung unang bungad mo sa akin, nahihirapan ka. Pero tinitingnan ko yung mga entries mo, sobrang gaganda. Tapos, yung 1,000 mo, up ka pa rin ng, 2+%. Alam mo yun, hindi naman gano'n. Hindi naman gano'n kasama, di ba? 10 pips. Oo. Kumbaga, halos 2-3% ka na, taob mo na agad yung bangko. Wala pa. Diba? So, napansin ko nga po, kung naisip ko po kung mas malaki yung ano, yung parang initial capital nito. Mas, kumbaga, proportion, mas malaki yung magiging gain. Ano po? So, isipin mo yan sa 1,000 na account mo, naka 2% na. For let's say ilang linggo yan? 3 weeks. 2 weeks. 2 weeks o 2 weeks pa lang. 2 weeks. Halos 2 weeks pa lang naka 2% ka na. How much more kung sabi ko nga sa iyo, ang initial goal mo dapat para hindi ka masyado ma-stress. Ibit mo lang yung bangko, 3% per annum, okay ka na eh. Diba? Second goal mo is matapatan mo yung kung magkano yung kinikita mo yun monthly. Yun na yung pangalawang goal mo. Diba? So, kung halimbawa, may evaluate mo sa sarili mo, yung 1,000 kaya kong mag-average ng 2-5% monthly. Nang hindi stressful, hindi pressured, hindi malaki yung exposure. Diba? Kontrolado yung risk, systematic yung rules. Kaya kong makuha yun. Hindi ka stressful mag-trade. Kung ibigay sa'yo ng market ng 10%, mainam. Diba? Mainam yun. Or 15%. Hey, pahinga na. No. Yung ibang ha. Yung ibang walk squad na, lagi kong sinasabi, 3-5%, okay na yan. Ganun din sila. Which is sometimes, binibigay ng market minsan 60% a month pa. So, alam mo yun, covered na ilang buwan na target mo. So, mas maganda, mas realistic yung goal, mas maliit yung target. Para at least hindi ka pressured mag-trade. Kung ibigay sa inyo ng market ng 20% profit, di mainam. Diba? Minsan po masyado akong nagmamadali. Yung kagaya po nito, yung ganitong maliit pullback. Minsan mapapasukan ko po. Okay lang yan. Okay lang yan. Kasi may risk management ka pa rin kahit pumasok ka dyan. Nga po. Okay lang. Kung baga mali ka man, maliit lang yung talo. Din abang ka ulit sa second line. Diba? Ayun. O nga po, ito pala yun. Ito. Okay lang yan. Dito. Nag-entry po ako dito. Tapos kinat ko po, cut po ako dito. Tapos, abang ka nag-entry ulit. Po ulit ako dito.
Tapos nabenta ko po siya banda dito. Tapos nakikita ko po na parang humina na siya eh. Binenta ko na po dito. Tapos yun, yung pang sunod, yung ito na po ulit. Na hindi na siya nahi. I see. Pangatlo po sa... I see. Ayos. Ayos, okay. Ang dami na nating napuntahan, Brad. Pero at least, alam mo yun. Natutuwa ako sa mga ano, tingin mo. Kumbaga, nandiyan na. Nasa sa'yo na yung kung paano tayo tumingin ng opportunities. So, kaya like kung sinasuggest sa iba, kuhanin talaga ng maigi yung ano, foundation, paano yung which is sobrang dali lang naman ng foundation, kaya hindi ako bother kahit magturo ako ng zero knowledge eh, sa forex. Kasi madali lang naman talaga yung system natin, hindi ko na matatawa ka na lang kasi talaga kung alin yung simple, yun yung effective eh. Yung iba, ang dami po sinasabi, tapos wala sin. Kasi pag ano yung sa ibang system po, ano parang napakahirap. Oo. Eh, parang kagaya po dito na ano. Parang hindi ko po na experience yung ano, bumaba pa siya sa 1,000. Oh. Yung diretso pataas na po siya. Eh, punta ka sa account history mo. Yan. Account history. Tapos right-click mo yan. Right-click mo lang dyan. Dito po. Tapos, all history. Ayan. Yan. Tapos, right-click mo ulit. Dito po, right-click mo ulit. Tapos, save as detailed report. Tingnan natin yung drawdown mo. Tapos po. Save mo lang. Tapos mag-open yan sa browser. Save. Yan. So, ganyan yung pagtingin ng ano, ng statistics ng account mo nang hindi mo na kailangan mag-connect sa FX book. Okay. Nasa ano po siya, browser? Mag-open yun automatically. Ayan. Nakita mo na? Wala. Ah. Wait. Nag-open na? Ayun, Google Chrome. Google Chrome. Hindi ko siya makita. I-share mo sa akin yung Google Chrome. Apo, wait. Ayun. Ayan, so baba ka. Sige pa, baba pa. Baba pa. Ayan. So, ayan. Ayan yung gusto kong makita. So, makita mo, deposit natin, 1,000. Yung profit mo, 17.76. Yung drawdown, yan yung pinakamasarap tingnan. Absolute drawdown, 0%. Maximal, ayan. Maximal drawdown, 0.8%. Wait, yan po ba napapababa pa yan? Ah, hindi na. Hindi okay. Na. Relative drawdown, 0.8%. Maximal drawdown, 0.8%. Absolute drawdown, 0%. Grabe. Profit factor, Brad, 2.05. Alam mo yun. Maka 1 ka lang sa profit factor, sobrang taas ng hit rate mo. Ibig sabihin, maayos yung hit rate mo. Ayos. Short position 1, 71%. Long position 1, 50%. Diba? So, kahit huwag mo nang tingnan yung iba dyan, tingnan mo na lang yung maximal drawdown, Brad, 0.8%. Opo. Diba? So, alam mo yun. Parang gusto ko nga pong i-maintain yan. Oo, i-maintain mo lang yan. Basta always calculated lang yung ano. Sundin mo lang yung rules natin sa risk management. Tuloy-tuloy lang yan, Brad. Okay po. Ayos, ganda.
Hello. Ang galing. So, alam mo na kung paano titingnan yung statistics mo. All history mo lang, tapos save as detailed report. Yun. Nakikita mo na yung pinaka-latest na statistics mo. Okay, sige po. Ayos. Ganda. Galing, Brad. Panalo. Sino pa ba yung 0%? Ah, si ano, Jason. Jason Dominic. Ay, 2% ata si Jason. Yung pinos ko, hindi ko na matandaan. May pinos nga po kayo nang nakaraan na siya. Ay, 0%. Sino 0.7. Oh, ayan. Zero percent drawdown ka rin. Wala, ano. Ayos. Ano po ba ibig sabihin itong yung drawdown? Maximal drawdown, ibig sabihin niya na yung pinaka-maximum na inabot na negative ng account mo. So let's say, $1,000 yung account mo. So, nung nagkataon na may mga floating losses ka, pinaka-maximum na inabot niya is negative $8.11. Ayon sa basama po. Oo. Overall na yun. Net na yun. Okay. Net na yun. Okay. So, hindi mo lang umabot sa 1%, no? Kasi $10 is 1%. Okay. Mm-hmm. So, ibig sabihin, maayos talaga yung risk management mo, Brad. No? Mm-hmm. So, iba yung bungad mo sa akin kanina sa sinasabi nung ng statistics mo. Kanina, unang bungad mo sa akin, ito, hirap pa rin, sir. Struggle pa rin ako, sir. Hindi ko pa rin. Tapos iba naman yung sinasabi yung statistics mo. Kamusta, Brad? Okay naman po, nakaka-survive pa. Nakaka-survive? Anong dami mong struggles nararamdaman ko, ha? Bilumbulo na ako. Eh ba kung ganyan, Brad, kung ganyan kahirap, paano na lang yung iba? Kung ganyan pala, mahirap na, paano na lang yung iba? Diba? Yung mga wala pang SL, di ba? Ayos. May mga pending order mo yan ngayon, no? Yung GBPA UD tapos yung GJ. Yan na lang yung hindi tinatamaan. Ito po. Oo, yan na lang yung tinatamaan. Tapos yung open trades mo, taas ka, konti. Yan yung open trades mo ngayon. Panalo. Okay, balik tayo sa chart, Brad. Tapos natin yung analysis mo sa mga currency.